Kaya ako busy tao. And ngayon parang sana matutunan ko na ako na pag yung bumitaw. Kasi life is about, it's about knowing when to make bitaw and when to make happy. So dapat alam natin yun. Kasi hindi naman na tinuruan tayo kung paano magmahal, pero hindi tayo tinuruan kung kailan tamang bumitaw. So, yun, turuan niyo nga ako. Hindi naman ako bumitaw ng nakakabit sa'yo. Pwede ba yun? Ako ano, mabilis na sagot, hindi ako pala suko eh. Even sa love and sa trabaho. Hindi ko, masaya tayo ngayon kasi natapos na namin siya yung goal. Pero syempre, there are challenges kung kinukunan namin ito. Pero doon ko din na-realize na hindi pala ako basta-basta sumusuko. Di ba may mga araw na parang... pero ilaban pa rin namin. So parang feeling ko dito ko na-realize na medyo matagal pala ako sumuko. Pero wala din pong mali sa pagsuko ha. Feeling ko yun nga eh. It takes a lot of courage din to know when to make suko. Sa akin po, at this point, parang na-realize ko naman, maiba-iba lang, I will not sacrifice my peace of mind and the well-being of my son. So, kung nakikita ko, kunwari na isang relationship ay nagiging sobrang toxic na and it's beyond repair, kasi syempre gagawin ko naman ang lahat para i-repair. Pero kung may mga bagay na nangyari na irreversible na or talaga nakakasira talaga ng pagkatao mo, parang it's not also good to stay in a relationship like that. So, ano naman yun eh, it's not a test of like hanggang saan ko kaya yung ano yung pagpapamartir, di ba? So, hindi na naman tama yun. Kailangan yung relationship ay healthy para sa lahat ng tao. I got a question. And then, yun nga, sinabi ni Pag-in, peace of mind, stress, mental health, importante yan. Kapag feeling mo, wala na yung balance mo, wala na yung kunapektuhan na yung trabaho mo, yung siguro. Or pagkasinubukan ka na din, ganun siguro. Kailangan mo ng, ganun. Thank you, Isa. kami, parang kami legal. Kasi syempre, iba na kami. Mom na kami. So, meron na kami baby ni Isa. So, yun, kapag talagang toxic na, at ano, pumapasok na dito yung ano bang gagamitin ko? Puso o utak? Doon na yung ano yung decision na yun. Kung puso, well, pag puso, tapos ganun na ka-toxic, ipapakamarkin ka na. Pero pag utak na yung gagamitin mo, yun na yung iisipin mo yung kinabukasan ng anak mo eh. Saka yung sarili mo, yung self-mind mo and all. Saka ikabubuti rin sa relationship mo yun sa isa't isa. Na baka witnessed sa inyo na kailangan mo ng kulay or hindi. Depende talaga sa sitwasyon. At kung ako, like ako, kung magmahal mo, binibili ko talaga lahat. As in, lahat-lahat. Parang si Jerome. Kaya ko tayo lahat. Okay. Parang si Jerome, diba? Parang hindi niya sinasabi niya na wala ka pagsisisihan sa huli kapag sumikaw na yung sumuko kasi naibigay mo lahat. Ganon. Ganon ako ang mga. Minsan nga gusto mo ng sumuko, hindi mo pa yung magawa. Diba? Diba? Yung ayaw na ayaw mo. Kasi? Na, sige na na kaya ko pa. Iyon ang bugot. Oo. Tapos? Alam mo, ganda na momentum niyo eh. Kaya yun sa akin. Actually, isa naman sabi ko, may kasabihan ko sa set, hindi tayo susubo at well, okay lang sumuka pero hindi tayo susubo. So, hindi tayo susubo, I guess. Thank you.
Alright, maraming salamat, Sir Mark Revador. Next in line, we have AmaJones.com, Alan Jones.